Good day mga kasandugo. Ngayong araw ay mamamasyal ako sa Samal Island ng Davao. Pupunta ako ngayon sa Sasa Port. Doon ako sasakay ng ferry going to Samal Island. Lilibuti natin ang isla ng Samal na tinatawag nilang Samal Inland Tour. Samahan niyo po ako mga kasandugo. Sandugo. Nandirito na ako sa Sasa Wharf at nakasakay na ako sa ferry going to Samal Island. It is just 2 kilometers away. Ang bayad nga pala sa ferry ay 20 pesos ang isang tao. Pag senior, 15 pesos lang. Ito mga kasandugo ang Sasa Wharf. Nasa taas ako ng ferry at ayan o, isinasakay yung mga sasakyan, motor, ganyan. Ito mga kasandugo ang Samal Island. Malaki din siya. Mga kasandugo, paalis ng ferry. Mga kasandugo, approaching Samal Wharf. Binababa na yung pinaka-bridge ng ferry at ng port. Pagbaba ko ng Samal Port, sinundo na ako ng inirent kong tuktok at nagsimula na akong mag-tour. Mga kasandugo, ito ang first stop ng Samal Inland Tour ko, ang Bat Cave. According to my guide, ito daw ang world record ng biggest colony of fruit bats in the world. Before going to the Bat Cave, meron pang orientation na ginagawa. Marami naman ako nalaman na ang bat pala ay the only flying mammal in the world. At saka ang population pala ng bat dito ay 1.8 million. Mga kasandugo, ito ang isang cave na tinatawag nilang maternity and mating area. Dito nanganganak ang mga bat. Sa gabi nga lang pala sila lumalabas ng cave at nocturnal sila. Kaya sa gabi sila naghahanap ng pagkain, babalik sila before sunrise. Yung mga kasandugo, kitang-kita, mga lalaking bat. May dalawang balls. Ito mga kasandugo ang training ground ng mga bat. Dito tinuturuan lumipad at maging independent ang mga young bats. Ito mga kasandugo ang mga young bats. Meron ding mother instinct ang mga mother bats. Talagang pinapadede nila ang kanilang mga anak at tinuturuan nilang maging independent. Ito naman mga kasandugo ang male's ward. Nandito nagtatambay ang mga lalaki. Ito naman mga kasandugo ang senior's ward. Medyo tahimik ang mga bat dito at para silang nasa nursing home na at naghihintay na lang. Sabi kanina nung nag-o-orient, yung mga seniors bat, naghihintay na lang sila. Hindi na sila kumakain hanggang mategi na sila. At mga predators, mga ahas, mga bayawak yun, nakaready ng kainin sila. Mga kasandugo, ang lifespan ng bat ay nasa 45 years. Ang mga bats ay nakakatulong din sa ating environment, kaya pinoprotektahan din sila. Yung mga kinakain nilang fruits, hindi na dadigest yung mga seeds, then idinudumi nila yung nagkakaroon ng tinatawag na pollination. Mga kasandugo, ang second stop ko ay ang Sanipaan. Ang tawag nila dito ay Vanishing Island. Sasakay tayo mga kasandugo ng boat. Ang bayad sa boat ay 500 pesos. Sa Sanipaan or Vanishing Island. Ito mga kasandugo.
Sandugo, nasa Sanlipaan na tayo, or Vanishing Island. Dito, maraming mga bangka, may mga locals na nagtitinda ng sea urchins, at may mga nagtitinda ng mga shells and pearls. Kasandugo. Ang third stop ko ay ang Samal City Hall. Ito siya, mga kasandugo. Ang Samal pala ay sakop ng Davao del Norte. According to tuktok driver, ang land area ng Samal Island is 301 square kilometers. Malaki din, no? Mga kasandugo, after ng photoshoot sa City Hall ng Samal, dito ako dinala ng tuktok driver sa Cafe Maanyag dito. This is the view from the mountain kung saan naroroon ang Cafe Maanyag. Kasandugo, after ng lunch, pumunta ako dito sa Kaputian Beach. Ang entrance fee dito ay 50 pesos at ang senior man ay 40 only. Dito, bago ka pumasok, hahanapin sa iyo ang environmental fee na binayaran sa pagdating mo dito sa port ng Samal. Ito, mga kasandugo, ang Kaputian Beach. May mga cottages dito. According to the information na nalaman ko, ito palang mga cottages dito ay libre. Dahil this beach is operated by the local government. Yan ang Talikod Island, isang isla na katabi lang ng Samal Island. Mga kasandugo, ang susunod na destination ay ang Dao Falls. Medyo pababa ang daan dito. At nag-iingat tayo, baka tayo ay madulas. Mga kasandugo, ito ang daan papunta dun sa Dao Falls. Medyo hindi naman matarik, pero hindi lubak-lubak ang daan. Kailangan pa rin mag-ingat, lalo na sa mga maedad na katulad ko. Ito ang daan dito. Nasa kagubatan na siya. May pababa. Ito muna ang pasakali ng falls. Mga kasandugo, after ng medyo mahaba-habang lakad, worth it naman ang hiking na ito. Tignan niyo, nasa background ko, napakagandang waterfalls. Sandugo, nandito tayo sa negosyo center ng Samal Island. Dito tayo bibili ng konting kasalubong or any souvenir items like ref magnets. Mga kasandugo, natapos na ang tour ko dito sa Samal Island. Ang tinatawag nila Samal Inland Tour. At nandito na ako ngayon sa Samal Port, pupunta na ng Davao City. Dito ko na po tatapusin ang aking vlog. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong suporta. Please like, share, and subscribe. Thank you and God bless. Thank you for watching. Mabuhay. Please don't forget to like, share, and subscribe. And please hit the notification bell. Maraming salamat.